Chapter 2. Napangiti ang co-teacher na kasabay ni Mary Rose sa paglabas ng hapon na yon. Nang matanawan nito sa gate ay nag-aabang na si Henry. "May sundo ka pala, girl," sabi nito sa kanya. "Naku, same break na lalaking yan kaya naririto," sagot niya sa kaibigang guro. "Eh di araw-araw kang may sundo niyan. Sinabi mo pa, alam mo naman yan, mamamatayan kapag hindi ako nakita sa maghapon." "Iniinggit mo na naman ako, Mary Rose." At natawa sila. "Ikaw kasi ayaw mo pang sagutin si Herman. Eh di sana, di kotse pa ang sundo mo sa araw-araw." "Ay nako, ayoko sa mga lahing kalbo. Baka pag nagkaanak kami, bata pa, kalbo na." Malapad na kasi ang noon ang pinag-uusapan nilang lalaki kahit 26 pa lamang ang edad nito. Napatawa naman siya ng malakas at nahawa na rin sa kanya si Lenlen. "Oh, ano ba ang pinagtatawanan ninyong dalawa?" nakangiting tanong ni Henry. Nang makalapit ang mga ito sa kanila. "Hay nako, itong si Lenlen, naiinggit daw sa akin dahil palagi ako may sundo. Sabi ko, sagutin na niya si Herman para di kotse pa ang sundo niya. Eh ayaw daw sa kalbo." "Hoy, ito namang babaeng to at sinabi pa yun." Sumbat sa kanya ng babae sabay hampas sa balikat niya. "Naku Lenlen ha, isusumbong kita kay Herman." Biro ni Henry sa babae na ikinumpas pa ang hintuturo. "Ay naku, kayong dalawa no. Mauna na nga ako sa inyo at iingitin niyo lang naman ninyo ko." At nagmamadali na itong lumakad patungo sa paradahan ng mga tricycle. Natatawang sinundan na lamang nila to ng tingin. "Dito lang muna ako sa loob sasakay at may mga dala ko eh." Sabi niya at sumakay na nga sa tricycle ang kasintahan. "Ay ano ba to?" Bulalas niya ng mahawakan at mainitan sa bahagi na nakabalot sa dahon ng saging sa loob ng tricycle. "Banana kuyo yan. Bagong luto. Binili ko para may makain tayo. Daan muna tayo sa bukid ha." "Okay." At pinaandar na ni Henry ang tricycle. Nakarating sila sa sinasabing bukid ni Henry. Actually, ay sa gilid ng daan yon na patungong highway. Sementado ang mahabang daang yon pero mga ilan-ilan lamang ang nagdaraang sasakyan. Ang magkabila ng daan ay malawak na palayan at nagkataon pang magkukulay ginto na ang mga bunga ng palay kaya napakaganda sa paningin. Madalas silang nagtutungo doon ni Henry para panuorin ang malawak na palayan at ang paglubog ng araw. Napakatahimik kasi ng lugar at masarap ang ihip ng hangin. Ipinarada niya ang binata sa gilid ng daan ng tricycle. Bumaba siya dala ang banana queue na nakabalot pa sa dahon ng saging. Pinagtigisahan nila yon. Nakuupo sila sa motor ng tricycle habang nakatanaw sa papalubog na araw. "Mabuti at may nabili ka nito," sabi niya kumakagat sa banana queue. "Ang sarap! Kaluluto lang kasi niyan. Nagsasara na nga ng tinda si Aling Tasing eh. Pinakiusapan ko lang na ipagluto ko ng dalawang steak." "Sarap!" Napangiti si Henry. Ito man ay sarap na sarap sa kinakaing banana queue. Pareho nilang paborito yon. Basta rin lang at may tinda pa ang binibila ni Henry. Ay tiyak na bibili ito kapag sinusundo siya. "Sino nga pala yung bisita niyo kagabi?" Maya-maya ay tanong ni Henry sa kanya. Natigilan siya. Napahinto sa pagnuya. Sa gitna nag-isip kung dapat pa ba niyang ipaalam sa kasintahan ang tungkol sa natuklasan sa kanyang pagkatao. Nagpa siya siyang huwag nang ipaalam dito ang tungkol doon. After all, ay wala naman siya balak na sumama sa kanyang lola. Hindi niya maiiwan ang mga magulang na siyang naghirap at nagbalaki sa kanya. "Ah, wala. Dating amo ni Itay noon sa Maynila. Pagsisinungaling na dalaga." "O, eh bakit nadalaw sa inyo?" "Ah, magbubukas na ulit ng imprenta at kinukuha si Itay para maging operator. Pero tumanggi na si Itay. Sinabi niya kontento na siya sa trabaho niya dito." "Ah, akala ko'y kung sino na."
may isang grupo ng mga ibong bukid ang dumaan sa malapit sa kanilang kinaroroonan. Nagkulay ginto ang mga to sa tama ng sinag ng paglubog na araw. Ang ganda! Bulalas niya. Sing ganda mo. Napatitig naman siya sa lalaki. Nagsalubong ang kanilang mga mata at nag-uusap ng matagal. Naramdaman niyang hahaligan siya ni Henry, kaya pumikit siya para hintayin ang mga labi nito. Masuyat mapagmahal ang mga labing yun, pero naroon ng init sa tubig na nakakapagpadala sa kanya. Ikinawit niya ang dalawang kamay sa leeg ni Henry at tinigo ng buong alab ang mga uhaw na labi nito. Matagal na nagina ang kanilang mga labi at kapwa sila naghahabol ng hininga ng magkalas. Bakit tumamis yata ang labi mo? Tanong ng binata. Tangi, dahil po sa banana ko yun, oh. Natatawang napakamot naman sa ulo ang lalaki. Hinabol nila ng tanaw ang grupo ng mga ibon na kulay ginto sa tama ng liwanag ng papalubog na araw. Kapag may sapat na akong pera, gusto kong dito ako magpatayo ng magiging bahay natin. At bakit dito? Tanong niya. Para lagi nating makikita ang paglubog ng araw. Ang mga ibong yun ang kulay ginto. At para lagi nating malalanghap ang bango ng mga nahihinog na palay. Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Kahit masimple lang na ganun? Kahit saan, simple o hindi simple, ay hindi na mahalaga sa akin. Ang tanging mahalaga ay kasama kita. Masyado namang madrama ang sagot mo. Gusto ko tuloy maiyak. Che, ikaw talaga kahit paano puro kabiro. Ang mabuti pa ay umuwi na tayo at papadilim na. Okay, pero kiss muna bago uwi. At bago pa siya makasagot ay nahuli na ng lalaki ang kanyang mga labi para sa isa pang maalab na halik. Nagsasampay ng mga dilaban si na Mary Rose at ang kapatid ng umagang yun ng Linggo. Sa harap bahay ng humitong isang itim na pajero sa harap ng kanilang bakod. Pareho silang napahinto ni Gina sa ginagawa. Bumaba ang uniparmadong driver at lumigi dito sa passenger side para ipagbukas ang pinto ang sakay niyon. Isang matandang babae nakita nilang bumababuhat sa sasakyan. Magara ang suot ng babae, naputi na ang lahat ng buhok. At kahit sa tansya ni Mary Rose ay lampas 70 na ang edad nito, ay kita nilang malakas pa rin to. Siya na ang lumapit sa gate nang makitang lumapit na doon ang matandang babae. May kailangan po ba kayo? Kinakabahan tanong niya. May kutob siyang ang matandang babae ay ang kanyang Lola Estrella. Hindi ako maaaring magkamali, sabi nito. Ikaw si Mary Rose, hindi ba? Ako nga po, sagot niyang natigilan. Ako ang yung Lola Estrella, sabi nito at binuksan niyang pinto ng bakod para makapasok ang matandang babae. Tuloy po kayo, anyaya niya. Hindi niya itong magawang tawaging Lola dahil nag-aalangan siya. Sa kabila ng edad ay bakas pa rin sa mukha ng matandang babae ang pagka-aristokrata. Nagbilin muna ito sa driver bago pumasok. Tuwid pa ang lakad ito at matatagamang hakbang. At sa tingin niya ay wala itong anumang sakit kahit gano'n na ang edad. Dinala niya sa sala ang babae at sa kanya tinawag ang kanyang inay na katulong nila sa paglalaba. Nasa likod bahay ito at nagbabanlaw pa. Natigilan ang kanyang inay nang makita ang matandang babae. Gayunman ay nagbigay galang naman ito sa matandang babae at saka naupo. Nagpunta ako dito para makita ang aking apo, sabi nito sa mahinahong tinig. Walang anumang bahid na pakikiusap sa boses nito. Walang kumibo sa kanilang dalawa ng kanyang inay. Nanatili lang silang nakatingin sa matandang babae. Napansin ni Mary Rose ang mga alahas sa suot nito. Magaganda at malalaki. Wala man siyang nalalaman tungkol sa alahas, ay halos nakatitiyak siyang totoo ang mga yun at mamahalin. Tulad ng nabanggit na marahil sa iyo ni Atty. Reyes, matagal ko na siyang pinapahanap. Umupa ako ng mga detective para madali silang matagpuan. Bakit kailangan niyong gawin yun? Tanong ng kanyang inay na may himig ng panunubat sa boses nito. Matanda na ako, Isabel,
At alam kong alam mong wala na ako ibang pamilya sa mundong to kundi si Mary Rose. Sa kanya ko balak iwan ang lahat ng aking kayamanan. Napatingin sa kanya ang kanyang ina pero hindi siya kumibo. Wala siyang maisip sabihin ng mga sandaling yun. Gusto kong imbitahan si Mary Rose sa bahay ngayon, Isabel. Gusto ko lang siyang makasama kahit sa maghapong ito lamang. Ipahahatid ko rin siya mamayang hapon dito. Muling napatingin sa kanya si Aling Isabel. Kung balak niyo siyang kunin sa amin. Isabel, nasa akin ang lahat ng karapatan para gawin yun. Pero may isip na itong si Mary Rose. Gustuhin ko mang kunin siya kung ayaw naman niya. Wala rin ako magagawa, hindi ba? Kaya huwag ka mag-alala. Gusto ko lang makita si Mary Rose at makita ang bahay ng kanyang ama. Hindi nakakibo si Aling Isabel. Bumaling sa kanya si Senyora Estrella. Maaari ba, Mary Rose? Tanong nitong nasa boses ng pakikiusap. Ipahati din kita mamayang hapon. Tumingin siya kay Aling Isabel na para bang nagpapasaklolo. Wala siyang nararamdamang anumang pagnanais na sumama sa matandang babae o makita ang bahay ng kanyang ama. Kontento na siya sa piling ng mga nakilalang mga magulang. Nasa iyo ang pagpapasya, anak, sabi ni Aling Isabel sa malungkot na boses. Alam niya, dama niyang natatakot ito na maakit siyang pumisa na sa matandang babae. Tumingin sa kanya ang matandang babae. Nasa mga mata nito ang pag-asang sasama siya. Kailangan kong makabalik ng maaga dito dahil isa ho ako sa mga nag-aayos sa kapilya namin dito. Linggo ho ngayon at merong misa dito sa amin mamayang hapon. Mahabang sagot niya. Hindi siya tumingin kay Aling Isabel. May nararamdaman siyang pagkakakonsensya sa pagpayag na yun na sumama sa matandang babae. Walang problema, iha, sagot ni Senyora Estrella. Sabihin mo lang kapag gusto mo na umuwi at ipahahatid na agad kita sa driver ko. Sige po. Sige na, magbihis ka na. Tumayo siya at tinuong ang kwartong inuukupan nila ng dalawa niyang kapatid na babae. Nagpalit agad siya ng damit. May pagmamadali sa kanyang kilos pero hindi dahil nasasabik na siyang sumama sa lola, kundi dahil gusto niyang makaalis ng maaga para makauwi din ng maaga. Nagsusuklay siya ng buhok nang pumasok ang kanyang inay. Parang maiyak itong nakatingin sa kanya. Inilapag niya sa tukador ang suklay at lumapit kay Aling Isabel. Inay, wala ho kayong dapat ipag-alala. Hindi ho ako pipisan sa kanya kahit anong mangyari. Mary Rose, anak, pagbibigyan ko lang siyang makasama ako kahit sa maghapong to lamang. Pagkatapos nun, wala na. Nangangako ho ako sa inyong hindi ko kayo iiwan, inay. Napayakap sa kanya si Aling Isabel. Malulungkot lang naman ako kung sakaling magpapasya kang pumisa na sa kanya, Mary Rose. Pati na rin ang itay mo't mga kapatid. Pero hindi ka naman namin nahadlangan. Lahat naman ng tao ay gustong makaalasap ng kaginhawaan sa buhay. Inay, huwag ho kayo mag-isip ng kahit ano. Maligaya na ho ako sa pili ninyo at ng mga kapatid ko. Kahit hindi tayo mayaman, hindi ko ho ipagpapalit yun sa gaano man kalaking kayamanan dito sa lupa. Salamat, anak. Maraming salamat. Matagal sila sa ganong ayos bago nila inayos sa mga sarili at saka lumabas na. Ilang sandali pa at nagpaalam na sila ng kanyang lola sa kanyang inay. Kayo na ho ang bahalang magsabi sa itay, inay. Oo, anak, mag-iingat ka. Inihatid pa sila ng taro ng ina at kapatid ng umandar ang sasakyan ng magarang sasakyan. Katabi ni Mary Rose si Senyora Estrella habang nagbabiyahe sila patungong Maynila. Hindi malaman ni Mary Rose kung anong nararamdaman ng mga sandaling yun. Wala siyang nararamdamang pananabik para sa matandang babae. Mas gusto pa nga niyang magalit dahil sa nalaman niyang pang-aapi nito sa kanyang tunay na ina. Kung hindi siguro nito hinahadlangan ang pag-iibigan ng kanyang ama't ina, baka buhay pa ang mga ito ngayon at kapiling niya. Ayaw niya manghinayang dahil ang totoo, wala naman siya masasabi sa tratong ipinakita sa kanya ng kinikilala mga magulang. Material na bagay lang naman ang kulang
Pero binusog naman siya ng mga to sa pagmamahal, kahit hindi siya tunay na anak. Hindi lang niya maubos maisip na ang tunay niya mga magulang ay nagdanas ng mga paghihirap dahil sa kataasan ng matandang to na ngayon ay parang gustong bumawi sa kanya. Hindi siya pipisan dito kahit pa tunay niyang lola ito. Kahit pa hindi niya matikman ang kayamanang maiiwan ito. Mas mahalaga sa kanya ang mga taong nagpadama ng pagmamahal sa kanya. Nag-aruga sa kanya kaysa sa kayamanan na naghihintay. Ang pagsama niyang ito sa abuela ay bilang pagbibigay lang dito para huwag namang masabi sa kanya na nagmamalaki siya. Pero pagkatapos ng araw na to ay wala na siyang balak na palawigin pa ang pagsasama niyang yon. Ang balita ko ay isa ka ng guro, iha? Maya-maya ay sabi ni Senyora Estrella na digling nagtaboy sa kanyang mga iniisip. Opo, teacher po ako sa high school sa amin. Hindi ka naman pala pinabayaan ang tiyahin mo? Hindi po, minahal nila ako tinuring na parang tunay na anak. Sagot niyang nasa boses ang pagmamalaki para sa kinilalang mga magulang. Gusto niyang iparating sa matandang babae na hindi man siya nito kinilala sa mahabang panahon ay hindi naman siya naging kawawa. Malaki ang naging kasalanan ko sa iyo, Mary Rose. Marami akong pagkukulang. Sana'y mapatawad mo ako, iha. Hindi na siya kumibo. Ngayon natagpuan na kita, pupunan kong lahat ang mga pagkukulang na yon. Babawi ako sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Hindi lamang sa iyong mga magulang kundi higit sa lahat sa iyo. Pinili niyang huwag sumagot kahit gusto niyang pamukhaan ng matanda. Hindi na niya kailangan ng anumang kaya nitong ibigay sa kanya ngayon. Ipinangangako ko sa iyo na matitikman mo ng lahat ngayon ang mga naipagkait sa iyo ng mahabang panahon. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ayaw niyang magkomento sa mga sinasabi ng matandang babae. Hindi na rin naman nagtanong pa o nagsalita ang matanda. Siguro naramdamang nangingimi pa siyang magsalita at magkwento dahil ngayon lang naman sila nagkasama. Nakarating sila ng Makati. Sa isang village, inalon ang napakalaking bahay ng matandang babae. Isang mansyon. Uniformado ang mga maid na sumalubong sa kanila sa pinto ng malaking bahay. Maluwang ang bakuran at alagang-alaga ang mga halaman. Ang lawn ay tila berdeng alpombra na nakakasiyahang pagmasdan. Inaasahan na niyang napakaganda ng loob ng bahay at hindi nga siya nagkamali. Marangya ang paligid at malinis. Napakakintab ng marmuladong sahigat na kadama siya ng pag-aalangan na tumapak doon. May malaking painting ng isang mag-anak sa sala. Isang mag-asawa nakasama ang isang batang lalaki. Natiyak niyang si Senyora Estrella ang babae at naisip niyang ang batang lalaki ang kaisa-isa nitong anak na kanya namang ama. May isa pang malaking kwadro na kinaroroon na naman ang close-up na litrato ng isang napakagwapong binata. Siya ang iyong ama, sabi na tamatandang babae nang mapansin nakatitig siya doon. Nasa kolehiyo pa lamang siya ng kuna ng larawang yan. Gwapo pala siya. Wala sa loob na nasabi niya. Tama ka. Maraming babae nagkakagusto sa kanya noon. Pero hindi na itinuloy nito ang sasabihin. Pakiramdam niya tungkol sa kanyang ina ang gustong sabihin nito at nag-aala lang na ikagalit niya yon. Kinawayan na matandang babae ang isang uniformadong katulong na agad namang lumapit. Pining, samahan mo ang senyorita mo sa ipinahanda akong kwarto para sa kanya. Napatingin siya sa matandang babae. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Bakit kailangan pa magkaroon siya ng kwarto gayong hindi naman siya doon matutulog? At hindi magtatagal? Para lamang makapagpahinga ka, iha. Habang ipinahahanda ko ang mesa para sa tanghalian. Nakangiting sabi nito na para bang alam ang kanyang naiisip. Tayo na po kayo, senyorita. Yaya sa kanya ng batang bata pang katulong. Sumunod na lamang siya dito patungo sa malaking hagdang nara. Malaki at maganda ang kwartong pinagdalan sa kanya ng katulong. Kompleto sa kagamitan yon. May tukador na mayroong mga gamit sa ibabaw. Meron ding malaking tibet iba pang kagamitan. Ang wall ng kwarto ay napapalibutan ng imported na wallpaper na multicolored pero pink ang dominant color.
Ito po ang magiging kwarto ninyo, senyorita. Sabi sa kanya na katulong nang naroon na sila. Bakit kailangan ko pa magkaroon ng kwarto? Gayong hindi naman ako magtatagal dito. Para nagtatakang napatitig sa kanyang katulong. Inaasahan po ng senyora na dito na kayo titira. Kaya nga po pinaayos niyang kwartong to at nilagyan niya ng mga gamit. Mga bagong gamit po ang lahat ng naririto at pwede niyong gamitin. Salamat na lang. Sabi na lang niya para hindi na humaba ang usapan. Sige po, senyorita. Magpahinga na po kayo at tatawagin ko na lang po kayo kapag handa na ang mesa. Yun pong pintong yon ay ang bathroom. Kung gusto po niyang maginis ang katawan o maligo, may kumpleto naman po kayong magagamit dun sa closet. Sige, salamat. Magalang na umalis ang maid. Naiwan siyang para pa rin nangingiming umupo man lang sa gilid ng kama. Pero nang makaraan ang pangangawit sa pagkakatayo, ay umupo na rin siya sa gilid ng malambot na kama. Iginala niya ang tingin sa kabuuan ng maluwang na kwartong yon. Napailing siya pagkuwan. Hindi naman siya nangharap kahit kailan ng ganong karangyaan. Maligaya siya sa kabila ng kasimplihan ng buhay ng kanyang nakagisnan. Sagana siya sa pagmamahal. Binusog siya noon ang nakilala niyang pamilya. At iyon ang dahilan kung bakit kahit kailan ay hindi siya naghanap. Hindi siya nangarap ng ganitong karangyaan. Lalo pa nga at nagparamdam na sa kanya si Henry na gusto ng pakasal. Hindi na talaga niya kailangan ang mga karangyaang to. Kapag mayor na si Henry, makakatikim din naman siya ng kaginhawaan. Kahit paano. Dalawa lang sila ni Senyora Estrella na kumain ng tanghalian. At kahit nahihiya siya, ay nag-aalangang magkikilos. Marami siyang nakain. Masasarap kasi ang mga pagkain na kahanda sa mesa. Dalawang katulong ang nakaantabay sa kanila habang kumakain. Pati ang pagsasali ng tubig sa baso ay ang mga katulong ang gumagawa. Nalalo nagpaasiwa kay Mary Rose. Matapos kumain ay inilibot siya ng matandang babae sa kabuuan ng mansyon. Meron palang swimming pool iyon sa likod. Pinasok nila ang lahat ng kwarto. 5 sa itaas at 3 sa ibaba. Napapailing siya sa sarili. Paanong nagagawa ng matandang babae na mamuhay ng mga katulong lang ang kasama sa napakalaking bahay na yon? Kaya ba naisip na nitong ipahanap siya para magkaroon to ng kasama sa bahay na yon? Humantong sila sa kwartong pinagagamit sa kanya. Mary Rose, iha, mag-ayos ka ng sarili mo at may pupuntahan tayo. Sabi nito sa kanya. Saan po? Tanong niya na hindi matawag ng lola ang matanda. Huwag ka na muna magtanong. Basta mag-ayos ka at babalikan kita after 20 minutes. Ako naman ay magbibihis na rin. Pero kailangan po makabalik na ako sa amin. Huwag ka mag-alala at hindi naman tayo magtatagal. Sige na at magbibihis na ako para madali tayo. Hindi na siya nakatutol pa dahil tumalikod na agad ang matandang babae at lumabas ng kwarto. Wala siyang nagawa kundi ang mag-ayos. Pumasok siya sa bathroom at naghilamos ng mukha. Pagkaraan nga ng ilang minuto ay binalikan siya ni Senyora Estrella. Simpleng bestidang aso lamang ang suot nito pero nagmukha itong elegante at respetable. Oh, handa ka na ba? Tanong nito sa kanya. Nang tumango siya at hinawakan na siya nito sa isang kamay, ay hinila ng palabas. Bumaba sila at lumabas ng bahay. Nakahanda na ang pajero na kanilang sasakyan. Nakabukas na rin ang gate. Ilang sandali pa at paalis na sila. Gusto mong magtanong ni Mary Rose, hindi na lamang niya ginawa. Nanatili siyang walang kibo hanggang sa makarating sila sa isang department store sa Ayala. Natitigil lang napatingin siya sa matandang babae nang huminto ang sasakyan. Sige na, iha. Baba na at dito na lang tayo. Sabi ng senyora na nagbukas na rin ang pinto sa tabi nito. Iniwan na sila ng kotse. Halika, iha, dito tayo. Inakay siya nito papasok sa department store. Ano pong gagawin natin dito? Tanong niya habang papasok sila. Ibibili kita ng isusuot mo mamayang gabi. Napahinto siya sa paglakad pero tumabi sila para hindi makaharang sa daan. Nakatingin siya sa mukha ng matandang babae. Hindi ko po kayo maintindihan. Mary Rose, iha,
may darating tayong bisita mamayang gabi at gusto kanilang makilala. Nagpahanda nga ako sa mga katulong na mga pagkain eh. Pero uuwi na po ako sa amin ngayong gabi para... Iha, bukas na ng umaga kita ipahatid sa inyo. Hindi po maaari. Hihintayin ako ni nainay sa bahay saka may pasok po ako. Mary Rose, pagbigyan mo na ako. Nakaset na ang maliit na kasayahang magaganap mamayang gabi. Nakikiusap ako sa iyo na pagbigyan mo ko. Bukas kahit samahan kitang umuwi sa inyo para ako magpaliwanag sa kanila kung bakit hindi ka nakauwi. At hindi siya makasagot. Gusto na niyang umuwi pero nasa mukha ng matandang babae ang pagsusumamo. Hindi niya malaman ang gagawin. Iha naman, kung ang inaalala mo lang ay hindi ka makakasimba, pwede naman tayo magsimba pagkagaling natin dito. Sinabi niyo sa inay ko na ipahatidin ninyo agad ako. Tiyak na mag-aalala ama ngayon kapag hindi ako nakauwi. Kaya nga sasama na ako sa inyo bukas at ako na magpapaliwanag sa kanila kung bakit hindi ka makakauwi ngayon. Hindi siya makasagot, pero nag-aalala siya. Baka kung anong isipin ng kanyang inay kapag hindi siya nakauwi. Magsasalita pa sana siya, pero inakay na uli siya ni Senyora Estrella patungo sa escalator. Napasunod na lamang siya. Bumaba sila sa floor na kinaroroonan ng ladies wear and accessories. Akay pa rin siya ng matandang babae patungo sa kinaroroonan ng mga bestida. O sige na iha, mamili ka ng isusuot mo mamayang gabi? Sabi nito sa kanya. Nasa harap sila ng mga bestidang nakahanger. Napatingin siya sa matandang babae, pero hindi siya humihipo man lang sa mga bestidang naroon. Iha, sige na, huwag ka nang mahiya sa akin. Lola mo ko? Lumapit sa kanilang isang sales lady. Nang sabihin dito ni Senyora Estrella na titingin sila sa bestida, para sa kanya itinuro sa kanya nito ang mga bagong dating na mga imported. Isang bestidang powder blue ang itinuro sa kanya ng matandang babae. Halatang mamahalin dahil sa tela, bagaman at simple lamang ang design. Gayunman ay mukhang elegante yon, lalo na marahil kung maisusuot ng isang babaeng mahusay magdala ng damit. Kinuha iyon ni Senyora Estrella at saka siya isinama sa fitting room. Wala na siyang nagawa kundi isukat yon. Maganda naman talaga ang bestida at kursunada naman niya. Pero tumatanggi ang kanyang isip at puso na magpabili niyon sa matandang babae. Dahil buo na ang kanyang pasya na hindi sasama dito. Isinukat niya at nagustuhan niya ang lapat niyon sa kanyang katawan. Paglabas niya ng fitting room, ay tinanong agad siya ng matandang babae. Sinabi niyang okay na sa kanya yon. Hindi sila natapos doon. Ibinili din siya ng sapatos at iba pang mga personal na gamit pati na pabango. Walang nagawa ang kanyang pagtanggi. Nang mabayaran na nilang lahat yon, ay mababa sila at nagmerienda sa restaurant na nasa first floor. Pagkawali dumaan sila sa green belt para magsimba. Wala na siyang magagawa. Alam niyang hindi na siya makakauwi sa hapon na yon, kahit gustuhin, maniya. At dito muna po nagtatapos ang ikalawang bahagi ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 3 ng kwentong Married to the Billionaire. Pero bago tayo magtapos, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Pwede niyo ring i-check ang aking playlist para sa mas marami pang mga kwento ng pag-ibig na tiyak kong kakikiligan at kagigiliwan. Maraming maraming salamat po!